Apektado na ang turismo ng Bantayan Island dahil sa pagkalat ng mga makamandag na dikya. Pero may ilang turista pa rin ang lumalangoy rito sa kabila ng panganib. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard De La Peña. Sa kabila ng banta ng dikya sa Bantayan Island, masaya pa rin nagtatampisaw sa dagat ang mga turista. Sa ibaba ng Laruin, sa Santa Fe sa isla, may mga naliligo sa dagat. Tila hindi nila alam na mayroong nasawi na isang babae sa lugar matapos madikitan ng dikya nitong Linggo. Patuloy rin ang pagdagsa ng mga turista rito. Kabilang dyan ang mga magbabarkadang ito na enjoy na maligo sa dagat kahit naglalabasan ang mga dikya. Anila, nag-iingat naman daw sila. Hindi ngayon, wala kaming pasok. Pumunta kami dito kahit sa may sabi na may dikya dito. Naliligo pa din kami, pero nag-iingat din kami. Dobling ingat lang at saka alam naman natin na season ngayon ng dikya. Sa paglilibot ng News 5 sa mga beach resort dito sa isla ng Bantayan, may mga nakapaskil na paalala sa mga bisita na mag-ingat sa dikya. Aminadong alkalde ng Santa Fe na naapektuhan ang turismo sa bayan matapos ang insidente ng pagkasawi ng isang babae dahil sa dikya. May mga turista na kinansela ang kanilang reservation habang ang iba naman ay nagpareskid. Yung iba takot pumunta dito, takot na maliligo sa dagat. Sinisiguro naman ng ospital ng Bantayan Island na handa silang rumesponde kung sakaling may turistang lubhang atakihin ng dikya. Actually, kung nanat emergency, we can handle emergencies na naman tayo. Naghan naman tayo doctors ron. Pinag-iingat ang mga bisita rito sa box jellyfish na isa sa mga most venomous marine animal sa buong mundo. Yung tentacles niya, may yan, may mga poison. Pag didikit yan sa skin mo, react yan. Most of the jellyfish here are the small ones, though. They're not really the poisonous ones, no? But there could be a person could have hypersensitivity reaction, no? Could be have severe allergies to other stuff, so it could react differently. Dapat daw ay may naka-standby na first aid kit sa mga pampublikong beach. Itinuturong dahilan sa paglabasan ng dikya ang hanging habagat. Sinisiguro naman ng mga taga rito na mawawala rin ang mga dikya kalaunan. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.